What's up guys? Ito na naman ang yung Ate Army. Welcome sa aming channel. So today, I'm gonna share with you na naman some tips, information, ideas with regards to shopping again online. So today, this time, itong shopping app naman na ginamit ko is actually an international, or yeah, you can say international kasi lahat ng item niya ay manggagaling overseas. Okay? So, if you wondered if there's free shipping din sa mga ganitong app, there is actually free shipping option for you. Okay? Pero i-share ko sa inyo kapag pinili nyo yung free shipping, kung kailan nyo marireceive or kung gano'ng siya katagal dumating. Okay? So, I'm gonna be sharing with you another information. Meron kasing free shipping at meron ding pinakamura na medyo mabilis-bilis mo namang ma-receive, which is EMS or Express Mail Service. So, lahat nga pala yun guys is mapupunta or mapapadala sa post office natin. In my case, yun sa Manila, sa post office, dyan ko siya nakuha. So, in this video, makita nyo rin kung gano'n siya kabilis lang kunin doon sa post office. So, watch nyo na lang to. Watch nyo na lang to. Okay, sababay ka po kayo mamaya. Express na yun mo. Thank you. Pwede ka nang pumasok dyan sa gilid mo yan. Tapos dito ka na agad diniretso. You don't have to go to sa
sa harap. Ito na lang talaga sa bilid. So, yan. So, yun na nga guys. Nakita nyo naman na napakabilis lang talaga namin siyang makuha. Ang downside lang, kapag pinili nyo yung free shipping, lalo na sa mga international aunties, matagal mo talaga siya makukuha. In my case, in order ko siya last year, about September yata or October. Ganyan. Tapos, na-receive ko siya ngayon lang January. Siguro, ang reason na din na yun is because pandemic nga tayo. Kaya siguro, na-receive ko siya ng super late na. Pero ayun nga, ang binayaran ko lang sa shipping niya is 112 pesos. Yun na yung para sa post office. So, doon sa courier or doon sa seller, wala ko talagang bayad. So, magbabayad ka na lang ng parang handling fee sa post office, which is 112 pesos. Sakita nyo naman dun sa papel. So, I'll be posting again yung picture ng papel na marireceive nyo. For you to know na pwede nyo nang i-pick up or nandun na yung item mo sa post office. Okay, you may see that information or picture right now na pinost ko. Okay? So, yun nga guys. Ang maganda rin pumili ng free shipping. Kung hindi ka nagmamadaling ma-receive yung item mo or hindi naman siya ganun ka-importante, okay lang na. Kung hindi kayo nagmamadali at, you know, gusto niya lang din mag-try mag-order online or sa mga app nga na international or overseas magagaling yung mga item, it's okay to choose free shipping. It's safe din naman since dito naman sa post office natin siya manggagaling. So, you can actually choose that. But, just to give you yung additional information or take note lang muna pala guys, no, since pandemic ngayon, huwag nyo rin expect na as promise yung marireceive nyo na yung item nyo or within the time frame, kasi nga since pandemic magkakaroon talaga ng dagdag din. But I mean extension kumbaga, so just take note of that na lang guys. Okay, either dun kayo sa may bayad or dun sa mga ibang shipping method, like for example DHL, FedEx, or EMS, meron pa rin at meron pa rin time na talagang mag-extend since nga pandemic yun. So, just take note of that. And guys, just to add an additional information, just in case you choose or you wanna choose yung mabibilis na shipping, which is again, mag-range ng 15 to 20 days to until 30 days, yan, DHL or FedEx, okay? Ang price range niya, guys, is at least 1,800 to 2,000, minsan may nakita kong 3,000, depende rin sa mga item na gusto niyo i-order. So that's the shipping cost. So talagang medyo pricey siya. At ang take note guys ha, ang EMS may bayad din siya. So it range around like 800 to 1,000 plus din. So mapapaisip ko talaga if you're going to use EMS or free shipping ka na lang. Okay, so nasa sign nyo din talaga yun. But all in all, may experience naman na umorder nyo sa mga app or international app is okay din. Masaya din kasi gaganda rin yung mga items nila. So, yun na lang, kayo na lang talaga mamimili kung anong gusto nyo. So, maybe in the next videos, I will share sa inyo some information about yun naman sa transaction ko. Ang ginamit ko yung may mga bayad. Okay, so next video na yun, na lang yun guys. So for now, ito na lang muna. So thank you again sa pag-watch ng video na to. Sana mag-subscribe kayo sa amin, i-like nyo tong video, and hit the notification button para ma-update kayo agad if meron kami mga bagong video. So that's it for now guys. So goodbye, mabuhay sa inyong lahat, at have a nice day. The next time.